So may isang katanungan dito pa mula sa siguro Aliporis ito ni Bes. Mula kay Roger Santos Pastor, sabi niya, sabi ni Brad Ellie, hindi raw kasalanan ang pagiging bakla or tomboy. Una sa lahat, hindi naman daw kasalanan nung tao kung ipinanganak siyang bakla o tomboy. Marami daw bakla at tomboy na hindi naman talaga ginustong maging ganun, kaya't wala silang kasalanan. Yung iba raw ay pinipilit na magpakalalaki o magpakababae, kaya't nag-aasawa sila pero sadyang nilikha raw silang bakla at tomboy. Yan ang pilosopiya ni Bes. Kaya pagkatapos sa atin binabato yung kathang isip lang daw, puro lang daw istorya, puro lang daw tayo chismis, wala naman daw sa Bibliyang nasusulat, wala naman daw tayong mga scriptures. Tingnan mo, kayo ngayon ang bumabalik sa inyo itong mga patutsada ninyo, di ba? Sabi raw niya, hindi kasalanan ang pagiging bakla or tomboy. Salamat at hindi ka naging Apostol Pablo. Kung naging Apostol Pablo pa ito, wala. Sira ang sambayanan. Pinis ang sambayanan. Nako, ang dami kumikending sa langit. Sabi niya, una sa lahat, hindi naman daw kasalanan ng tao na pinagkasiyang baklaot. Hindi nga kasalanan ni Satanas. Amen. Kaya nga, may mga pagbabago. Amen. Ibalik tayo sa ating original na kinalalagyan. Amen. Eto. Nung ginawa ng Diyos ang tao, babae at lalaki. Babae at lalaki, ginawa niya. Amen. Kahit pa magtumbling-tumbling ka dyan ng mga pilosopiya mo, ang ginawa niya, babae lang at lalaki. Amen. Sino gumawa ng tomboy? Sabi ko nga, aberasyon ito ni Satanas eh. Kinokontra talaga niya ang Diyos eh, na ginatito niya ang tao. Niloloko niya tayo. Ikaw, lalaki ka, sige, magpakababae ka, ha? Lalaki ka. Di ba, masamang tingnan niya. Masama. Kalokohan ni Satanas yan. Ikaw magpapadala ka naman. Kalokohan ni Satanas yun eh. Amen. Sinasalungat talaga niya ang ginawa ng Diyos. Sinabi niya, marami daw ang bakla at tomboy na hindi naman talaga ginustong maging ganun, kaya't wala silang kasalanan. Ipagpalagay natin na ipinanganak silang ganun. Ngayon, meron ng tagapagsalita ang Diyos na maaari ka nang magbago. Amen. Para maibalik ka sa tunay na kinalalagyan mo. Amen. Hindi mo patatanggapin. Sasabihin mong, hindi maaari kasi ganun na yung aking damdamin. Ginagawa mong walang kapangyarihan ng Diyos. Dito sa amin sa Kingdom Nation, makapangyarihan ng Diyos. Amen! May mga noon, sinabi ko nga sa inyo, member ng gay community, pumasok, nagbago, naging mga ministro. May mga tomboy na naging mga coordinator, talagang tunay na babae na. Amen! Walang kapangyarihan si Satanas. Babaguhin ng Diyos ang ginawang kalokohan ni Satanas. Amen. Makapangyarihan ang ating dakilang Ama. So, walang reason yon. Sabi mo, hindi na maaring baguhin pa. Yung iba raw, pinipilit na magpakalalaki o magpakababae, kahit nag-aasawa sila, pero sadyang nilikha raw silang bakla at tomboy. Ngayon, hindi mo magagawa sa sarili mo lang, kasi espiritu yan eh. Kaya meron dapat espiritu na mas makapangyaring espiritu para makapagbago sa iyo. Amen. So, pag sinunod mo ang mga salita ng Diyos at umayon ka sa kanyang sinabi, babaguhin ka. Amen. So, hindi matanggap, Bes, yung patutsada mong pilosopiya mo. Ikaw kasi, ayaw mo talaga magbago eh. Amen. So, kung ayaw mo magbago, Bes, at ang mga Liporis mo, huwag ka nang humawak ng Bible. Sapagkat bawat bigkas ninyo ng verses, putol ang liig ninyo. Yan ang taga-putol ng liig ninyo. Amen. Tingnan mo itong mga Liporis mo, mga ayaw ring magbago dahil sila yung mga bading, mga bakla, o mga tomboy yung iba. Bawat quote ng verse nila, bumabalik sa kanila. Amen. Kasi hindi naman para sa inyo talaga ang Bible. Gumawa ka na lang ng Bible mo. Gay Community Bible. Author. Sister Ellie Soriano.
lalaki ka, gusto mo maging babae ka, di sister ang itawag ko sa'yo. Oh. Eh, yung iba nga, nagpa-change sa, ano yun? Change sex? You know? Sex change. Oh. Gender. Oh. Gender reassignment. Ba? Very politically correct pang pagkasabi. Gender reassignment. Pinakuha yung sa kanya, ginawang babae siyang pilit. O di talagang dumoble ang ano. Ngayon, meron namang ibang nagpa-sex change na kinuha yung sa lalaki, no? Ginawang babae. Nagbago ngayon ang isip niya, gusto mo ipabalik. Sabi ng doktor, tinapon na eh. Meron namang isa yung sinabing, Dok, hindi naman tinapon, naka-preserve. Nandun sa alcohol. Hindi na pwede rin kasi luto na eh. Napakasimple sana ng solusyon. Pagsisisi lang. Na, ama, ibalik mo yung tunay kong nature. Ganito mo ako ginawa, ay niloloko ako ni Satanas. Ginagawa niya akong babae. Pagkapangyarihan ka naman, nandito naman ang appointed son, si Pastor Apollo Kibuloy. Amen. Doon na ako mananampalatay at magbabago talaga ako. At meron naman ako mga ebidensya ng pagbabago. Makapangyarihan ng ama. Ang tubig nga, ginawang alak eh. O, he changed the water into wine, di ba? Ang bulag nga, nakakita eh. Yung panglalaking tunay na lalaki na ibalik na lang yung utak niya, baguhin yung utak niya na ipaisip sa kanya na tunay kang lalaki, huwag kang ganyan, ha? Huwag kang magpaloko kay Satanas. Ikaw babae ka, tunay ka, huwag kang magpaloko na ikaw ay lalaki. Oh. Bibigyan ka ng damdamin na gano'n, sa utak yung nagmumula, sa espiritu. So may pagbabago. Amen. Kaya, Bes, hindi mo maaring baguhin ang 1 Corinthians 6:9. At ang Romans 1:27. Sige nga, pakabasahin natin para maidiin ko sa kanila. Pag ipinagkaila mo pa ito minsan, ha? Nahatulan na kasi kayo noong February 5, 2005, eh. Nawala kayong kaligtasan. Di ngayon, sabi ninyo, false prophet ako. Ngayon, ito yung subject na ipinagdidiinan ko kasi kayo ang number one bashers ng kingdom. Nagbabas kayo ang sasama ng mga sinasabi ninyo, mga malalaswa kayo, mapanlait ng kapwa, pagkatapos lahat ng mga akusasyong hindi totoo ginagawa ninyo para lang makagawa kayo ng kasiraan sa akin at sa kingdom. Wala sa akin yun. Yung putik ninyo yun, bumabalik sa inyo lahat. Right. Oh. Pero hindi nyo mababagong 1 Corinthians 6:9. Hindi nyo pwedeng takpan yun. Hindi nyo pwedeng tabunan. Pati yung Romans 1:27. Hindi pwedeng tabunan. Pati Titus 3:9. Lahat ng ginagawa nyo, puro salungat. Amen. Puro mga against. It is all disobedience against the Word of God. Hindi na kayo makapagtatago sa mga kasalanan ninyo. So, ginagawa mong walang kapangyarihan ang mga salita ng Diyos. Hindi naman itong sinabi mo, na sinabi ni Roger Santos na Lipores mo, ang siyang hahatol sa atin. Sasabihin mo, sabi ni Brother Eli, hindi ako kasalanan ng pagiging bakla o tomboy. Yan ang sasabihin mo sa harap ng judgment? Sasabihin na ka masyon, sino ba yan si Eli? Apostol ba yan? Sinugo ko ba yan? Oh, di mapapahiya kayo sa araw ng hukom. Ngayon ang araw ng hukom, napapahiya nga kayo eh. Hmm. Tingnan mo yung tunay niyang apostol na si Pablo. Eto, pakinggan ninyo kayong mga Lipores ng ADD. Pakinggan niyo ito, ha? Eto. Hindi ito, hindi ito personal, ha? Ito'y hanggang sa extreme mercy. Gusto kong maintindihan ninyo kung may maliligtas pa ako riyan. Kung wala na akong maliligtas dyan, eh, Sodoma na kayo. Wala na kayong kaligtasan. You are beyond redemption. Sige. O Pastor, sa 1 Corinto 6:9, ito ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na ang mamakasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae,
Nagnanakaw. Nagnanakaw. Sakim. Sakim. Naglalasing. Naglalasing. Nanlalait ng kapwa. O, mga lasinggero. Ayun. Kapuspalad. Nanlalait ng kapwa. Sino nanlalait ng kapwa? Itong mga taong ito. Grabing panlalait nito. O nandaraya. Yung lalaki ka, nagpapakapandaraya yan eh. Ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, hindi ligtas. Amen. Hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Eh bakit mo pa ginagamit yung Bible? Lalo kang napuputol, pinipino-pino ka na ng Bible eh. Hindi yan para sa inyo. Ikaw, Sister Ellie, hindi para sa inyo. Huwag mo na gamitin yan, ha? Illegal use of the Word of God yan. Amen. Hindi para sa iyo yan. Bakit ginagamit mo? Wala ka namang kaligtasan. Amen. Itong lahat ng mga reasoning mo, ayaw mo talaga magbago. Ayaw mong maniwala sa akin. Ayaw mo talaga magbago. At dina-justify mo pa yung pagiging bakla mo at pagiging tomboy ng iba. Na hindi talaga kasalanan, pupunta sila ng langit. Ayon sa iyo, hindi naman ikaw ang hahatol sa uling araw eh. Ang salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Kaya Amen. Ako, hindi ko pwedeng itago yan. Amen. Hindi po ito personal. Kaya kung mayroong mga bakla dyan nakikinig sa akin o mga tomboy, hindi po personal ito. Ito ay prangkahan para sa kaligtasan ng tao. Amen. Kaya po ginawa akong appointed son, hindi ako ginawang duwag. Kasi talagang hindi ko itatago yan. Amen. Si Sister Ellie ba, sinabi niya yan? Tinuturo ba niya sa inyo? Pagka nabanggit nga ito, ito naman, nagagalit siya. Pagkatapos, tinutubigan niya, ginagawa niyang malabnaw ang mga salita ng Diyos. Pwede raw yan, di raw niyang kasalanan nila. Kasi ginagawa niyang modelo yung sarili niya. Pilit niyang ipinagpipilitan mo ang sarili mong papunta ng langit. Kahit na isiksik mo pa yung sarili. Sabi ni Pablo, ikaw talaga tigas ng ulo mo. Huwag mo isiksik ang sarili mo dito. Amen. Hindi ka taga dito ba? Sige na. Mahawa ka na. Pablo, mahawa ka na. Hindi talaga, sabi ni Pablo, hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede. Masahol pa si Pablo sa PSG. Yung PSG ni Presidente, pagka wala kang marker, kahit sino ka pa, hindi ka makakapasok eh. Di ba? O, pagka hindi ka invited, hindi ka makakapasok. Ito, grabe to, kaligtasan to. Kaya, huwag mo nang isiksik ang sarili mo. Huwag mo nang gamitin ang Bible. Kayong mga lipores niya, huwag na yung gamitin. Wala kayong chance dyan. Wala na kayong pag-asa dyan. Wala na kayo dyan. Pag ginagamit ninyo yan, lalo kayo napapahamak. Kasi bumabalandra lahat sa inyo yan. Oh, ngayon naman ang Roma 1:27, ganun din ang sinasabi. Dalawang patotoo na yan, sa Corinto at sa Roma. Sige. Opo, Pastor, sa Roma 1:27, ganun din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang makasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Biro mo, may kaparusahan. Hindi na daw ginagamit yung babae-lalaki na relationship. Kasi yun talagang ginawa ng Diyos. Kundi nahuhumaling sila sa kanilang kapwa-lalaki. Pwedeng baguhin yun eh. Kasi espiritu yun eh. Amen. Espiritu ang nilagay sa iyo na nililin lang, niloloko ka ni Satanas na yung lalaki titingnan mo, ang ganda-ganda na niya. Tapos, lolokohin mo yung sarili mo. Tapos, pareho kayong lalaki. Hindi ko lang lubos maisip kung paano yun. Kasi nung bago pa ako sa Amerika, dumaan yung sasakyan namin nung pinsan ko. Biglang huminto kami kasi naghalikan yung dalawang tao sa gitna ng daan. Nung lumapit na yung sasakyan namin, puro pala lalaki. Nailuwa ko yung hamburger na kinakain ko eh. First time po nakakita sa Amerika.
Amerika ko pa nakita. Kaya, hindi karapat dapat sa harap ng Diyos yun. Kasi ito'y karumal-dumal sa kanyang harapan. Kaya sabi niya, humayo kayo sa harap ko, kayong gumagawa ng kalapastanganan. Karumal-dumal yun. Bes, karumal-dumal yun, bes. Kahit sa assess. Kahit sa ano, sa sosyedad ng ating bansa, di ba na-demanda ka ng dahil dyan? Karumal-dumal yun eh. At sila'y parurusahan, sabi niya, sa kanilang masasamang gawa. Hindi ginawa ng Diyos yun. So, sister, magbago ka na para tawagin kitang brother. So, no matter what you do to justify, you cannot change the Word of God. Amen. Ito naman debate-debate ninyong ipinanghahambog ninyo. Si Pablo rin ang kalaban nyo. Kung ito naging si Apostol Pablo, nakuawa yan sa buong mundo. Debatihan, sabong sa buong mundo to. Suntukan sa buong mundo to. Titus 3:9. Opo, Pastor, sa Titus 3:9, iwasan mo ang mawalang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng maninuno, at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Away at alitan tungkol sa kautusan. Amen. Sige. Debate. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Amen. Ibig sabihin, kalokohan yung debate-debate ninyo sa mga salita ng Diyos. Amen. Tapos pahambugan pa eh. Narami na raw siyang na-capture eh. Parang bang yung sabong? Sa Bisaya pa, bihagay. Kaya kalokohan ng mga taong ito. Iyan ba ang batayan ng kaligtasan? Marami akong tinalo sa debate. Ito yung kaligtasan. Dito kayong lahat. Ikaw talaga, bes, niloloko mo sarili mo, niloloko mo pa ang lahat ng mga sumusunod na mga lipores mo. Kayo naman mga lipores niya, kayong binabaligtad niyo sa amin na ako'y nang luloko. Tinan niyo sarili niyo. Di ba niloloko niyo sarili niyo? Tulad dito ng sigarilyo, yung tapos merong vape. Yung vape na yan, niloloko mo rin sarili mo yan eh. Electronic daw. Pero mas masahol pang nikotin kaysa sa tunay na sigarilyo. Ganun din kayo, panluloko yung ginagawa ninyo sa sarili nyo. Yan lang, tatlong verse na yan. Bagsak na kayo. Kaya, ang advice ko sa inyo, ikaw, sister, kasi ayaw mo maging brother, eh. Sister, ano ka na, huwag ka nang gumamit ng Bible. Illegal na sa inyo yan. Huwag na kayo mag-quote ng Bible. Illegal. Unang-una, wala kayong kaligtasan. Wala kayong mamanahin sa karya ng langit. Eh, bakit kayo gumagamit ng Bible? Bakit kayo kumukuha ng mga offering sa mga nalilinlang ninyo? O saan papunta yun? Sa kaligtasan? Hindi. Kayo namang mga lipos nyo, gumising na kayo. Amen. Niloloko kayo ni sister. Wala nga siyang kaligtasan, kayo pa. Amen. Kaya ito'y prangkahan sa ating spotlight na programa. Kasi hindi ko po pwedeng hindi lahat ang katotohanan. Amen. Ito yung katotohanan dyan. Amen. So, about sa tomboy, about sa bakla, yung nakikiapid lalaki sa lalaki, babae sa babae, walang mamanahin sa karya ng Diyos. Amen. Magalit man kayo sa akin, personalin man ninyo ako, laitin man ninyo ako, murahin man ninyo ako, magbayad man kayo ng pagtag 500 per fake account, eh wala akong magagawa. Talagang yan ay aking ilalahad sapagkat yan ang aking responsibilidad bilang hinirang na anak ng Diyos. Amen. Hindi ko pwedeng ipagkaila yun. Tulad ng ating presidente, hindi niya pwedeng hindi awayin ng drugs. Amen. Kahit na delikado pa yung buhay niya, o kahit pa yung human rights na yan, naakusan siya ng human rights violation, pero sabi niya, hindi ko pwedeng hindi iligtas ang bayan. Amen. Ang mga kabataan at the next generation from the drug problem. O, ganun din ako. Amen. Kahit anong gawin, kahit ako na lang mag-isa eh. Hindi ko ipagkakaila ito eh. Amen. Kaya ginawa kong appointed son. Amen.
tinan mo, ikaw ah, na lahad ka na ngayon, kahit ano pang pantabon justification ninyo, nakita na ninyo ang katwiran ni Sister Bess, dina-justify niya ang pagiging bakla niya. Na kahit anong gawin niya, pupunta siya ng langit dahil daw debatidor siya. Prinsipyo mo yan, panluloko yan. Wala nang, there's not enough reason or justification for you to change the Word of God. Amen. Hindi na mababago yan. Amen. Kaya, si Pablo, tuldok ka na niya. Kayo, gumagawa ka ng ibang doktrina. Anong si Pablo naman kalaban mo dito? Si Pablo yung dinidebate mo, talong-talo ka na eh. Amen. Galatians 1:8-9. Opo, Pastor. Data po at kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Tinan mo, kung sino man ang mangaral, kahit na sila si Pablo o anghel mula sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Sino nangaral sa 1 Corinthians 6:9? Sino nangaral sa Romans 1:27? Si Pablo. Sino nangaral sa Tito 3:9? Si Pablo. Kung salungatin mo daw si Pablo, kahit anghel ka pa. Kahit si Pablo ka pa, sabihin, ako si Pablo. Tapos sinalungat mo yung sinabi nila. Sabi niya kahit anghel pa, itakwil. Amen. Kaya tinatakwil kita sa pangalan ng dakilang Ama. Amen. Sino ka ba? Eh, anghel nga eh. Eh, si Pablo nga, kung sinalungat niya yung sinasabi niya, hindi tayo natatakot itakwil. Ikaw pa, naklarong-klaro ka na. Amen. Oh, sino ka ba? Kaya ikaw at yung mga lipores mo, yung pamangkin mo dyan sa isang TV, sabihan mo rin yan, baka yan eh, nahawa na sa'yo. Yan, nagpapatutsada rin yan eh. Nakala mo kung sinong tunay eh. So, pagdating sa kaligtasan, huwag na kayong makialam. Amen. Aminin na lang ninyo na talagang kayo ay walang kaligtasan. Kasi yung tatlong verse na yan, at pangapat itong Galatians 1:8-9, wala kayong pag-asa. Amen. Oh, ngayon, napakahalaga, inulit ni Pablo sa Galatians 1:9. Mahalaga kasi. Amen. Sige. Opo, Pastor, sa 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Yun, tinanggap na natin kay Pablo. Itakwil natin. Amen. Oh, takwil. Natakwil ko na kayo. February 5, 2005, itinakwil na kayo ng Diyos. Amen. Pinahayag na sa akin yun. Ngayon, di ba nagiging mas maliwanag? Amen. Na kayo talaga walang kaligtasan? Amen. O tingnan nyo, di walang pagbabago. Nagja-justify pa sila. Pagkatapos, ididiin mo yung mga salita ng Diyos, mumurahin ka, lalaitin ka, babastusin ka. Lahat ng masasamang salita, gagawin para sa'yo. Wala akong magawa kahit magpupumiglas pa kayo. Kahit pa kayo ay parang trumpong iikot-ikot dyan sa galit. Kahit parang tornado kayo eh. Sasabihin ko sa inyo, ganun pa rin. Amen. Pareho pa rin. Pag di kayo nagbago, wala kayong kaligtasan. Amen. Wala kang kaligtasan. Ano pa man ang gawin nyo? Kahit pa magdumpi-dumpi kayo dyan. Hindi magbabago yung salita ng Diyos. Yan pa rin ang batayan ng ating kaligtasan. Amen. Yan, apat lang na bersyan, ha? Apat pa lang yun. Bagsak na kayo. Amen. Kaya, mahalaga yung sinabi ni Pablo. Alam niyang may sasalungat, eh. Amen. Alam niya may ganitong mga taong sasalungat, eh. At gagawing walang kwenta yung mga sinabi niya, eh. Kaya sabi niya, kahimat kami, o anghel, mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo tulad ng tinanggap na inyo mula sa amin, matakwil. Sino ka ba? O, tagapalit ka nga lang eh. Hindi ka nga mukhang anghel eh. Hindi naman sa ito ipamemersonal, ano? Para kang puyat na kabayo eh. Sorry ah, kung masakit man, pero katotohanan. Masakit, masakit ang 1 Corinthians 6 na, masakit yun, kung di ka, ayaw mo bago. Oh,
kung ikaw ay ayaw magbago, masakit yung Romans 1:27, pati yung First Corinthians, yung Titus 3:9, pati yung Galatians 1:8-9. Puro si Pablo yan. Tunay na alagad apostol ng Diyos para sa mga Gentil na tulad natin. So ano man ang reason ninyo, you can never deceive. You can never deceive the people of God. Buong sanlibutan, alam nila itong sinasabi ko, totoo. Amen. Alam nila. Kahit ano pang tabon nyo, yung pangalandakan, yung debate-debate, walang mananalo sa amin sa debate-debate. Ay, hindi yun ang batayan. Kahit ano pang gawin ninyo. Kahit na ipangalandakan pa ninyo ang buong sanlibutan, babalik pa rin tayo sa tunay na salita ng Diyos. Amen. At yan ang magiging batayan ng ating kaligtasan. Amen. Pag kayaw ninyong magbago, sorry. Ang February 5, 2005, na revelation na kayong dyan ay wala kayong kaligtasan, final. Mga kaibigan, mga kababayan na kikinig sa akin, pakatandaan po ninyo, itong mga nasa ADD na to, walang kaligtasan. Ito, hindi to paninira. Ito ay tunay na katulad. Kasi ay yung magbago. Matagal ko na kayong pinagpasensyahan. Inuulit-ulit ko itong mga bagay na ito. Kasi kayo ang nakikipag-away sa akin at kayo ang nagbabas sa mga sinasabi ko. Pinagpasensyahan ko kayo. Pero kung talagang yan na ang gusto ninyo, choice na ninyo, na yan, tapos pinapaniwala ninyo ang sarili ninyo at binabago ninyo ang salita ng Diyos para makapasok kayo sa langit, sorry. Ako mismo ang haharang sa inyo. Amen. Bilang appointed son at si Pablo kasama ko. Amen. Dalawa na kami. O, si Pablo ka lang, hindi kayo makakapasok. Tapos ako pa, witness pa ako, taga-Pilipinas ako. Sasabihin ko, Apostol Pablo, bilang appointed son, saksi ako sa mga taong ito. Inaway nga nila ako nang dahil sa sinabi mo na gusto kong ipatupad. Silang humaharang, lalo na ito si sister. I will witness against you. Di, tapos kayo riyan. So, wala kayong kaligtasan. Final yon. Final yon. Final na katulan siyon. Kung sa langit pa, judge, the verdict and the decision has come down. Guilty. Lake of fire. Ayan kayo.